Hey everyone, welcome back to my channel. Indailo Rai here. So today meron tayong bagong Bath and Body Works na i-review para sa inyo kasi kahapon Labor Day sale. Syempre, nakipag Labor Day sale din ako, 'di ba? So, si Bath and Body Works binigyan nila ako ng coupon 20% off, tsaka meron silang buy 3 get 3 kahapon. Meron din sa selected stores lang siguro, meron silang 75% off. So, ayun, nakabili ako ng marami kasi magpapadala na naman ako ng balikbayan box probably this month, pang third time ko nang padala na balikbayan box kasi ang daming nagre-request. So, ito na guys! Ang dami kong nabili. And Body Works! Ayan! So, ipapakita ko sila yung mga nabili ko. Ito, sa loob nito is para yung, ito yung mga 75% off. So, ipakita ko kung ano yung nabili ko sa 75% off. Ito ay, ayan. Meron akong champagne toast. Ayan. Meron din akong soap in the sun. Makikita nyo ba? Parang nag-reflect yung light. Meron din akong white jasmine. Meron akong strawberry pound cake. Ito yung mga 75% off. Ito yung raspberry tangerine. At saka yung Bahamas passion fruit. Ayan. Next na nabili ko, ito yung mga hindi sila masyadong nag-sale sa ganitong mga products. So, nakabili ako kahapon buy 3 get 3 kasi gustong-gusto ko mga scents na ito at gustong-gusto din mga customers ko. Ayun, bumili ako kasi nga minsan lang nagsisale sila ng mga ganitong scents. Ayan, Into the Night. Hindi sila 75% off ha. Ito is buy 3 get 3 and then meron akong coupon na 20% off. Ayan, kinuha ko sila. Gingham. And then, ito, Golden Sunflower. Meron akong maliliit na from Bath and Body Works. Ito, free lang ito. Binigyan nila ako ng coupon na free item, dalawa. So, I'm happy. And, yan, walang nang laman. Ito din, buy 3, get 3 yung kinuha ko. Plus, may 20% off ako. Kasi, minsan lang sila nagsa 75% sa mga gatong scents. Ito is Salt Water Breeze at saka Beautiful Day. And ito is Cactus Blossom. Then Dahlia. Ito yung bago nila. Bago din pala ito. Yung sunflower. Golden Sunflower. Bago siya. Ano pang meron? Itong Lavender Blue. At saka itong Rose. So, iba dyan, siguro nakita nyo na yung previous video ko sa Rose, diba? Gustong-gusto ko itong scent, kaya bumili ako kasi gustong-gusto din ng mga customer ko. Yan. And, wala nang laman. But, guys, sa mga naunang napadala ko na balikbayan sa Pinas, wala yung ano, walang packaging per bottle. Kasi, yung pinapadala ko is parang ganito lang. Pero, hindi ako makapag-provide ng paper bag per bottle. But, nakahingi ako ng packaging per bottle. Ito, yung plastic per bottle. Plus, meron silang binibigay na ribbon from Bath and Body Works na may pangalan na Bath and Body Works. Or, pwede din red. Ayan. Na Bath and Body Works. So, yung ginagawa ko na lang, yung last balikbayan box na naisend ko, ayan. Nira-wrap ko sila isa-isa. Parang ganon. At saka, ayan, niri-ribbon ko sila ng ganito. At, ano ko sa inyo ha? Ipapakita ko sa inyo. Kasi ang cute naman siya. Para pang gift lang din ba? Especially, December or birthday ba? Or gift nyo na rin sa self nyo, di ba? Ayan, parang ganon siya. Ang cute. Parang ganon. Ayan. Tapos may Bath and Body Works siya na pangalan. Unlike kasi sa ano, unlike sa Victoria's Secret, humingi talaga ako ng bottle, paper bag per bottle talaga. So, binibigay naman nila kasi meron silang maliliit na paper bag. But hindi ko na i-try sa ano, sa Bath and Body Works. Baka siguro nagbibigay sila. But so far, ito yung binibigay nila sa akin. But okay na rin, di ba?
at least malalaman nyo na sa Bath and Body Works ko siya talaga binili. So, eto na, parang 3, 6, 9, 12, 15 bottles yung nabili ko. So, simulan na natin ang pag-review, guys, ng mga bottles na ito, kung ano yung mga scent nila. As in, quick lang na review para at least may idea kayo if in case gusto nyong bumili, kung ano yung amoy, magugustuhan nyo ba, baka same tayo ng likes ng mga scent, diba? Although, pag ako bumibili is binabagay ko sa mga customer ko kung ano yung mga gusto nila. But most of the time, yung pinagusto nila yung fresh and clean na mga scent. So, unang-una is, ito yung mga mura lang na mga scent. Ito yung raspberry tangerine. Actually, nabili ko siya kasi cute din ng ano, ng packaging. Ayan, para siyang may pagka-orange na color, then dito parang nag-pink yung kulay niya. And then may mga bumps siya. Ito yung parang gold na mga bumps, parang bumps ng raspberry or orange, hindi ko alam kung ano yung bumps na sinisimbolize nila dito. But ang cute ng packaging. Ayan. 'Di ba? Glitter din yung bumps niya. So, nabili ko siya kasi ito is may pagka-fruity na smell. Fruity and very sweet na smell. Alam niyo man, hindi ko type yung mga fruity and may pagka-sweet na smell. But meron akong customer na mahilig siya sa fruity na mga smell. So, kaya nabili ko ito para ito sa kanya kung gusto niya. And next is yung Bahamas Passion Fruit and Banana Flowers. Simple lang yung packaging. Diba? So, itatry natin. Kasi gusto ko yung ano, passion fruit actually. Yung mga pagka-citrus na smell. Gusto ko yun. Yeah, this one is very nice yung smell niya. Very citrusy. May pagka-fresh na scent. So, ganda. Nagandahan ako sa scent na ito. I love this. And magugustuhan din ito ng mga customer ko doon. Ito, yung white jasmine. Simple lang yung design niya. Parang petals yata. Or flower. Flower siya. White. Yung jasmine na flower. Yan. Oh, ito. Gustong-gusto ko siya. Kasi may pagka-floral. May pagka-fresh and clean na scent. May konting sweetness. Ito yung mga gusto ko na smell. Na yung mga pagka-floral, may pagka-sweet. Pero hindi masakit sa ulo. So, I love this. I love this. Meron akong lotion nito na kuha. Na ibenta ko na din. Ang ganda din ng amoy. Next is yung champagne toast. Actually, ang ganda ng packaging. Diba? Ang cute. Flowery. Pero, champagne. Parang yung champagne na naisip ko is yung parang wine. Diba? Champagne toast. So, sa akin, yung ini-imagine ko is yung wine or yung sparkling na wine na nasa, ano ba yun? So, wine glass. Pero ito, parang flowers siya. Hindi ko alam kung bakit ganito yung, ay, kasi alam nyo, old packaging pala nito. Meron champagne toast, yung bagong packaging nila na, ano na yun, yung sparkling na mga bubbles ng wine. Yun. Yun yung bago nilang packaging. Ito is old packaging pala nito. Kaya siguro na sale nila at $3.99. So, itry natin. Sparkling wine na smell na may pagkamatamis. Parang ganun. Hindi ko siya bet, but meron, diba sabi ko, meron akong customer na mahilig siya sa mga fruity or saka matamis na mga scent. Ito is strawberry pound cake. Very cute din yung packaging niya. May strawberry, ganun, flower. So, I'm sure sa pangalan pa lang, parang cake siguro yung amoy niya. Para siya pang dessert yung naamoy ko. Very sweet smell. Yeah, parang cake. Yung strawberry cake. Matamis siya, which hindi ko siya gusto. But, I'm sure magugustuhan niyo ng iba. Ito, Soak in the Sun Bath and Body Works. Ayan. Simple lang din yung mga design. Yung smell niya is may pagka-floral. But nangingibabaw yung peachy na smell. Yung peach na smell. Ayan. Maganda din siya actually ha. Hindi siya masyadong matamis. May pagka, ano siya, may pagka-refreshing na scent siya. So, ito na. Pupunta na tayo sa mga mamahaling
Bath and Body Works. Hindi naman mamahalin, pero minsan ko lang talaga sila nakita na nagsisale sila ng ganito, yung buy 3 get 3, tapos may 20% discount pa ako, yun. Kaya bumili ako kasi I'm sure na magugustuhan din ito ng mga customer ko. Okay, so first natin is yung Golden Sunflower. Yung Golden Sunflower, bagong labas nila ito, guys. Ang cute lang ng bottle. Nakikita nyo yung sunflower field dyan sa loob, di ba? Parang dito mo siya makikita. Ma-see-through mo siya sa bottle inside. Yung mga sunflowers. Yan. Very cute talaga yung design niya. And eto, meron actually siya. Makikita mo yung mga fragrance notes niya sa likod. Eto is sunflower petals, orange flower, and fresh vanilla. Ayan. Very cute yung design. Maganda siya, may pagka-floral at saka floral yung scent niya at saka may sweetness ng konti, hindi masyadong sweet. Yung sakto lang na nagbibigay ng warm kasi nanggal sa vanilla siguro, nagbibigay siya ng warm, parang ang ganda ng smell. Hindi siya yung pang girly-girly na smell, pang mature siya para sa akin. And bagay siya pang, ito yung bagay summer and fall. I love this smell. Next natin is ito yung Into the Night. Na-fall in love ako sa Into the Night kasi yung packaging niya. Ano, super elegant yung packaging niya. Nakikita niyo yung mga glitters. At saka black yung parang background. Diba? Super ganda. I love the glitters. Tingnan niyo. So, eto siya actually, na-mistaken ko siya before, parang ano siya, pang lalaki siya na amoy kasi sa sobrang musky, heavy musky yung smell niya. But alam nyo, pag matagal nyo siyang, I mean, pag matagal na siya sa skin mo, nagsisettle na yung amoy niya, ang ganda ng amoy niya, parang mamahaling perfume. I really love this scent. Nung na-try ko na siya, na nag-settle na siya sa aking kamay. Sa una, sabi ko, pang-lalaki, parang pang-lalaking cologne. But, once na nag-settle na siya, ang ganda. Ang ganda ng scent niya. Very sexy, sophisticated na smell. Bagay siya pang-dress up. Pang-mature na women talaga itong scent na ito. Hindi siya bagay pang-teenagers, I think. Yes. Heavy musky yung smell niya na may pagka-floral. But, itry nyo, hindi talaga kayo magre-regret sa ganitong Into the Night scent. And next is yung Gingham. Gingham, very simple lang yung ano niya, Gingham. Checkered white and blue. Ayan. So, first, may nagtanong sa akin if maganda ba yung Gingham. Sabi ko, hindi ko siya nagustuhan kasi akala, na-mistaken ko siya. Akala ko ano, parang alcohol yung amoy niya. But, na-try ko siya ulit. Nagustuhan ko yung amoy niya. Alam niyo yung Gingham, ito yung mga fresh, clean, bagong ligo na scent. As in, parang hindi na kayo kailangan maligo. Ang bango, may pagka-floral, sweet, very light lang. And bagay siya talaga sa after paligo mo, ispray mo siya. Nakakaano siya, nakaka-awaken ng mga senses. Ang ganda. Ang ganda talaga ng amoy niya. Very love this scent. Next natin is yung Cactus Blossom. Simple lang yung ano niya, simple lang din yung packaging niya. But, sobrang ganda ng smell. Hindi ko siya ma-explain. Hindi ko siya ma-explain. Flowery siya, mas nangingibabaw yung flowery niya. And very light, fresh, and clean scent. Ng konting sweetness. Ang ganda talaga ng amoy niya. Basta, guys, maganda siya. Hindi siya nakakasakit sa ulo. Girly-girly siya na smell. Bagay din siya sa mga teenagers. Bagay din siya sa mga 30, 40 na mga women. And bagay siya sa summer. Yes. Very nice scent. Love this scent. Super. Ito, Lavender in Bloom. Ito siya, simple lang yung design niya. I was thinking na makikita ko yung lavender fields dito, katulad ng sunflower field dito sa loob. But this one, parang wala lang. Lavender lang siya. And then dito si Lavender in Bloom, yung meron siyang, makikita nyo yung notes niya dito sa likod. Lavender fields, lily of the valley, sun-washed driftwood. Grabe. Nakaka-relax yung amoy niya. Very relaxing. Makaka-
parang makaka-stress free. May pagka-aroma yung scent niya. Aroma, parang aromatherapy, parang ganun. Alam nyo, na-try ko siya. Tinry ko siya, in-spray sa unan ko, sa pajamas ko, bago matulog. Ito bagay siya sa pantulog. Parang, bago kayo matulog, ispray nyo siya sa unan nyo, sa clothes nyo, sa mga bedsheets nyo. Ang ganda ng amoy. Nakaka-relax talaga. Parang makakatulong siya sa pagtulog nyo. Very nice, calming scent. Iyon ang masasabi ko. Next is Dahlia. Dahlia is parang bago itong Dahlia. Bagong labas nila. Meron din siyang fragrance notes sa likod. Makikita nyo. Velvet Dahlia Petals. Crisp Hair Praline Mask with Tonka Bean. Sobrang dark yung amoy niya na parang sasakit yung ulo ko. So, siguro pag nilagay mo siya and nag-subside na siya sa skin mo, okay na siguro yon. Pag magtagal, gumaganda yung amoy. But, hindi ko talaga siya bet. Flowery siya, may pag-heavy yung smell, na may pagkamatamis. But, siguro magugustuhan ng iba yung flowery heavy mask na may pagkamatamis. Yan. But for me, hindi ko siya bet. Ito is yung saltwater breeze. Diba? Beachy yung vibe ng saltwater breeze. Ito is... Alam niyo yung amoy niya na fresh and clean, but may pagka-menthol yung scent niya. Super ganda. Parang nasa ocean ka talaga. I love it. So, this one, I love this. Ano? Saltwater breeze. This one is Beautiful Day. Simple lang yung design. Mabango. Very mabango. Very refreshing. Fresh and clean. Ito yung mga gusto ko bagong ligo na scent. Okay. Next is yung rose. Di ba na-review ko na itong rose? Basta nagustuhan ko siya. Love this scent. Rose yung smell but fresh and clean. Yung hindi masakit yung... Hindi siya sasakit. Hindi sasakit yung ulo niyo dito. Hindi kayo mag-regret. Love this scent talaga. Yeah, that's it guys. I hope na-enjoy nyo po itong aking konting review sa aking mga Bath & Body Works na papadala ko sila sa balikbayan box ko maybe this month or next month. Pang third box ko na nga, sabi ko. So, meron akong nagustuhan sa mga nabili ko and meron din akong hindi nagustuhan. Ito yung heavy musky na smell, yung Dahlia. Hindi ko siya nagustuhan, but I'm sure yung iba magustuhan nila. At saka yung mga fruity na scent. Hindi ko talaga gusto yung mga fruity na matamis na sweat na scent. But sabi ko nga, meron akong mga customers na gusto nila ng mga fruity na scent. Yung gusto ko is yung mga fresh and clean, na mga refreshing, or mga calming na mga scent. Yan. So, that's it. And if you enjoyed this video, please give it a thumbs up. And if you haven't subscribed to my channel, please don't forget to subscribe and click that bell so you won't miss any of our videos. Okay? So, thanks for watching and see you next time.